Hi guys, it's me again, Roxy, and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's vlog, mag-DIY hair color tayo at ang gagamitin nating brand, itong Mary Sun and Permanent Color. Ang shade nito ay, ayan, Light Ash Blonde. Nakita ko to sa Shopee, tapos nag-search about this product, kung maganda ba siya, at marami ako napanood na review na hindi mo na daw kailangang mag-bleach para ma-achieve mo yung Light Ash Blonde. So, na-excite akong gamitin to. Kung totoo ba talaga na hindi mo na kailangan gumamit ng bleach. Para sa buhok ko kasi guys, ayokong gumagamit ng bleach kasi nagre-riband ako ng buhok. Kapag gumamit ako ng bleach, may hirapan akong iriband yung buhok ko. Super matadamage na siya. Kaya itong product na to, gusto kong itry kung hindi mo na ba talaga kailangan gumamit ng bleach para ma-achieve yung light color. And nabili ko lang to sa murang halaga na 109 kasi sa yung Shopee noon. Tapos free shipping ko pa siya nakuha. Pero ang regular price nito is around 139 to 149, kung di ako nagkakamali. Kung gusto niyo rin bumili nito, ilalagay ko na lang sa description box yung link nito. At ito lang din kasi yung nakita kong hair color na hindi mo na daw kailangan mag-bleach para ma-achieve mo yung light color. Kaya sabi ko, gagawan ko ng review kung totoo ba talaga na hindi mo na kailangan gumamit ng bleach. Kung maganda ba talaga yung kakalabasan niya sa buhok ko. Check natin kung hindi ba magda-dry yung buhok ko dito or magiging super dry. At guys, ito yung laman ng box. Ito yung colorant niya. Ito yung developer. Tapos ito yung conditioner niya. Sabi nila maganda daw tong conditioner na to. Tignan natin kung maganda ba talaga. Tapos may kasama na rin siyang shower cap. And may kasama na siyang gloves. Ayan. Siyempre, kailangan natin gumamit ng mixing bowl and brush. So let's start! Guys, na-mix ko na tong color na to at nagpalit na rin ako ng damit. Magpalit na lang kayo ng damit nyo na hindi nyo na masyadong ginagamit. Kailangan talaga ma-mix siyang mabuti. And yung amoy niya medyo matapang talaga. Tingnan natin kung masakit siya sa anit. Kasi marami talagang hair color na masakit talaga sa anit. Let's start! Kasi ayoko rin ng sobrang tingkad. Gustong-gusto ko talaga yung kinalabasan niya sa buhok ko. Maganda yung product. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya, medyo matapang. Tapos, medyo mainit siya sa anit na masakit na hindi ko ma-explain. Akala ko, hindi ko na matatagalan. Hindi ko na maiintay yung 30 minutes. Sabi ko, parang hindi ko maiintay yung 30 minutes bago banlawan tong buhok ko. Kasi yung sakit na ng anit ko. Pero habang tumatagal, nakakayanan ko naman yung sakit niya sa anit. Gusto ko sana ipakita sa inyo sa araw kung ano itsura niya sa araw. Kaso nga lang gabi na, di na ako inabutan ng araw. Di na ako inabutan ng araw. Siguro i-update ko na lang kayo sa mga susunod ko pang vlog kung ano kulay niya sa araw. Kung tatanungin niyo ako kung marirecommend ko tong product na to, marirecommend ko siya, pero siguro hindi lang para sa mga sensitive yung scalp. So yun lang guys, sana makatulong to sa yung video na to kung naghahanap ka ng hair color affordable, ano yung bibilhin mo, or kung naghahanap ka ng review about this product. Sana makatulong to sa'yo. Well, sana nagkaroon ka ng idea kung gusto mo yung mga gantong informative video about beauty, about DIY, or hair care, please click the bell button para notify ka sa aking mga upcoming video. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you in my next vlog. Bye! God bless!